Hindi ka ba sinusuportahan ng karelasyon mo, boyfriend, girlfriend, asawa, or kung sino man ang kapartner mo ngayon dito sa negosyo na ginagawa mo na, alam mo naman para sa pangarap nyo? Kung oo ang sagot mo, panoorin at tapusin mo ang video na ito. Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin yung tatlong bagay na kailangan mong gawin kung hindi ka sinusuportahan ng kapartner mo, ng karelasyon mo, dito sa negosyo na ginagawa mo. Napaka-importante na merong partner na sumusuporta sa'yo dito sa negosyo na ginagawa mo kung may kapartner ka na. Pero kung single ka, I do not recommend na maghanap ka ng kapartner na susuporta sa'yo sa ngayon kasi mas maganda na mag-isa ka pa lang dahil malaya ka na magawa kung anong gusto mo. Wala masyadong conflict. Okay, kung ako sa iyo, no, na nagsisimula ka tapos single ka, huwag ka na muna maghanap ng partner. Nagsisimula ka sa negosyo tapos gusto mo matupad yung mga pangarap mo kasi minsan sila pa yung nagiging dahilan kung bakit hindi mo matutupad yung mga pangarap mo. Pero gagawa na lang ako ng hiwalay na video regarding dito kung paano ka makakahanap ng magiging kapartner mo sa success or yung karelasyon mo sa success. So mag-comment lang kayo dyan sa ilalim kung gusto niyo na gumawa ako ng ganung klase ng video. So dito sa video nito, pag-usapan natin kung meron ka ng kapartner tapos hindi ka niya sinusuportahan, ano yung kailangan mong gawin. So para magkaroon kayo ng context, nung nagsisimula ako sa negosyo, way back 2013, single ako. No, wala naman akong karelasyon at that time and then naging kami ng aking fiancé na ngayon na si Grace noong 2016. So 3 years later. So para at least meron kayong idea na nung naging kami ni Grace ay nasa negosyo na ako for 3 years. Kaya nung nagsisimula pa lang kami sa negosyo ni Grace, sinabihan ko na siya na hindi niya ako kailangang suportahan sa pangarap ko. Hindi niya ako kailangang suportahan sa pangarap ko, wag lang niya akong pipigilan. O, yun lang naman ang sa akin kasi kung pipigilan niya ako, makikipaghiwalay ako sa kanya. Di ba? Ganun ako kapogi. So kidding aside, yun yung naging agreement namin dalawa, yun yung sinabi ko sa kanya kasi ayaw na pinipigilan ako sa pangarap ko kasi nanay ko nga hindi ako napigilan eh. Ano mo lalaban ako? So ibig sabihin kahit sino wala makakapigil sa akin, siguro kamataya na lang. So yun yung ganun ako ka-desperado nung mga time na yun, ganun ko kagusto na maging successful. Kamatayan lang talaga yung makakapigil sa akin. Kaya nung nag-start kami sa negosyo, nung nag-start kami sa relationship pala namin, eh sinabi ko na yun sa kanya. And buti naman, hindi niya ginawa yun, hindi niya ako pinigilan kasi sabi niya rin na nabanggit niya rin sa akin later on na bakit niya ako pipigilan eh gusto nga daw niya sa lalaki ay yung may pangarap. O, diba? So yun ng ano, yun yung isa sa mga naging advantage ko din na para sa akin isa sa mga rason kung bakit ako successful ngayon ay dahil meron akong partner na hindi ako pinigilan sa pangarap ko. Sana all. Kasi kilala ko naman yung sarili ko, hindi talaga ako nagpapapigil sa kahit na sino, no? Kamatayan nga lang yung makakapigil sa akin. So alam ko, kilala ko yung sarili ko na mas pipiliin ko pa na maging single kaysa mayroon akong kapartner tapos hindi ko matutupad yung pangarap ko. So take note, kaya ko to sinasabi sa inyo para alam niyo yung context, gaano ko kagusto na maging successful. Hindi option sa akin ang success. Okay, yun yung tanging paraan para sa akin para makuha, ma-fulfill ko yung purpose ko sa buhay. Kasi para sa akin, kung hindi ako magiging successful, ano pang silbi ng buhay ko? No, nandito ako para kumain ng 3 beses sa isang araw, magbayad ng bills buwan-buwan. Diba? Maging katulad ng nakararami. So ayoko ng ganun. Gusto ko na mapiga ako lahat ng meron ng buhay. So ibig sabihin, gusto ko na mabili mga bagay na gusto ko, makain yung mga gusto kong kainin, mapuntahan yung mga lugar na gusto kong mapuntahan, na matulungan yung mga taong gusto kong tulungan na hindi ko iniisip na kakasya ba yung laman ng aking wallet or bank account kasi alam ko sobrang daming laman nun. So yun ang gusto ko sa buhay. Gusto ko na bago ko kunin ni Lord, no, nakangiti ako dahil alam ko na nasulit ko yung buhay ko. So para at least alam nyo, ganun ko kagusto na maging successful talaga. Kaya naging sobrang laking ano talaga, sobrang laking advantage sa akin na itong si Grace na naging partner ko. Kasi si Grace nung naging kami niyan is nagbi-business din siya. So napakalaking factor, no. So yun yung isang tip ko sa inyong mga single na nanonood diyan. Kung gusto mo na susuportahan ka ng partner mo, dapat may parehas kayo na mindset. Huwag kang pipili ng kahit na sino na lang dahil lang sa feeling mo. So anyway, sa ibang video ko nagagawin 'yan. Okay, so mag-proceed na tayo sa tatlong bagay na kailangan mong gawin para kapag hindi ka sinusuportahan ng kapartner mo. Number one is makipag heart-to-heart talk ka sa kanya, no? Kausapin mo siya heart-to-heart. And tip ko sa inyo, before kayo makipag-usap heart-to-heart, this doesn't matter kung lalaki ka or babae ka. Ang importante dito is makausap mo yung kapartner mo heart-to-heart. So ang tip ko sa iyo, before ka makipag-usap sa kapartner mo heart-to-heart, dapat ay good mood kayo parehas.
Okay, lalo-lalo na siya. Good mood siya. Kasi wag na wag mo yung kakausapin about sa pangarap mo, sa negosyo mo. Di ba? Na tapos wala siya sa mood. No, hindi maganda yung mood niya kasi hindi yan makikinig. Hindi niya intindihin. So, yun ang number one tip ko. Good mood. So, for example, kung lalaki ka, yayain mo siya makipag-date. Di ba? Or basta gumawa ka ng paraan na magiging good mood. Manood ka ng movies. Ano bang hilig ng kapartner mo? Di ba? Gawin mo. Kung babae ka, tapos lalaking kapartner mo, alam mo na mahilig siya sa... May paborito siyang pagkain. Ipagluto mo siya nun. Di ba? Basta mapag-good mood mo muna yung partner mo. And then, tsaka mo kausapin. Heart to heart. Dapat... kayong dalawa lang. No, kayong dalawa lang, usap kayo heart to heart tapos sabihin mo sa kanya. Ito, ayoko magbigay sa inyo ng script kasi pag naging scripted ka, hindi na heart to heart 'yon. Dapat yung kung ano yung galing talaga sa loob mo. Kung ano talaga yung gusto mo, kung maiiyak ka habang nagsi-share ka ng pangarap mo, it doesn't matter. Basta kung ano yung galing talaga sa puso mo, no? Ang cheesy. So anyways, 'yun yung sasabihin mo sa kanya kasi yan yung ginagawa ko ng paulit-ulit nung nagsisimula kami ni Grace. Paulit-ulit ko yan. Hindi ko makalimutan. Almost every night na sinasabi ko kay Grace yung mangyayari, yung pangarap ko, ganyan-ganyan. And halos lahat ng mga sinabi ko sa kanya way back for the past 7 years ng relasyon naming dalawa, halos lahat doon nangyari na. Then nagkakaroon na kami ng mga bagong pangarap. So sabihin mo sa kanya heart to heart, i-share mo sa kanya kung ano yung gusto mong mangyari. No, para sa inyong dalawa, hindi lang para sa iyo kundi para sa inyong dalawa, kung ano yung future na gusto mo. Kasi bigyan ko kayo ng example nung naging kami ni Grace. Syempre, sinabi ko naman kay Grace kasi ganito ko pagdating sa mga sa relationship. Ayoko ng joke-joke or trip-trip or try-try lang na relationship. Okay, so ganun ako. Nung nag-start kami ni Grace sa relationship namin, sinabi ko na sa kanya na kaya kita gusto maging girlfriend kasi ikaw yung gusto ko maging nanay ng mga anak ko, ikaw yung gusto ko na mga mapangasawa ko, no, ikaw yung gusto ko na makasama ko hanggang pagtanda. Boya! No, yun yung goal ko talaga. Hindi ako yung try natin, baka mag-work. Hindi ako ganun. So, kung sinabi sa akin ni Grace before na ayoko pa, hindi pa ako ready sa mga ganyan, hindi naging kami. I'm not with her. No, that's just Monica. Yeah! Hanap ako ng iba. So, ganun ako kadaling kausap. Na? Kahit hindi naman ako ganun kagwapo. So anyways, yun yung usap namin ni Grace. Kaya sinabi ko sa kanya, ito yung gusto ko na mangyari para sa atin. Ito yung pangarap ko, magkaroon tayo sariling bahay, di ba? Sasakyan, time freedom, financial freedom, etc. etc. Yung typical na pangarap. So yun yung paulit-ulit ko sinasabi kay Grace. So yan yung ano, i-share mo sa partner mo. Ano ba talaga yung gusto mong mangyari? Ano ba yung nakikita mo? So before ka mag-share sa partner mo, syempre dapat alam mo kung saan ka papunta. Alam mo kung ano yung pangarap mo talaga para diyan sa negosyo. Bakit mo ginagawa yung negosyo mo in the first place? Tapos pwede mo ring gamitin yung sinabi ko, yung ginamit ko na okay lang kahit hindi mo ako suportahan, huwag mo lang akong pigilan. Tapos humingi ka ng deadline. Ito yung key, ito yung pinaka-importanting part. Humingi ka ng deadline. Especially kung yung kapartner mo ay asawa mo na. Lalo-lalo na kung meron ako yung anak. Kasi may responsibilities ka. Ang reason lang naman most of the time kung bakit di ka sinusuportahan ng kapartner mo, lalo na para sa inyong mga mag-asawa, ay dahil hindi niya nakita kung ano yung nakita mo. At syempre, hindi siya sanay na pinag-uusapan yung pangarap. Kasi lalo-lalo na kung ang mindset na kinagis na ng partner mo is yung magtrabaho, ba diba? Dapat secured, dapat may sahod buwan-buwan. Eh, negosyo, hindi ganun eh. Ibang mindset talaga pagpasok sa negosyo. Yung nga palagi ko sinasabi, kung empleyado ka, papasok ka ng negosyo, dapat ang dadalhin mo sa pagiging empleyado, hindi yung mindset ng empleyado, kundi yung work ethic ng empleyado. Kung gaano kasipag ang empleyado, dalhin mo sa negosyo. Pero yung mindset mo pagdating sa negosyo, dapat mag-iiba na, babaguhin mo na. Pang negosyante na, hindi na pang empleyado kasi hindi mo pwedeng dalhin yung mindset ng empleyado papunta ng negosyo kasi hindi ka kikita, hindi ka magiging successful dyan. Yun ang reason kung bakit hindi nila sinusuportan kasi natatakot lang sila, nangangamba sila papaano kung hindi mag-work yan, papaano kung hindi mangyari. Kaya ito yung key, magbigay ka ng deadline. Ang suggest ko at least 2 years. 2 years. No, hindi mo naman kailangan i-give up yung work mo para lang hindi na matakot yung kapartner mo kasi baka yun ang iniisip niya, paano yung pang-araw-araw natin kung iaalis ka sa work. Kaya hindi ko nga nire-recommend yan eh. Alam ko meron akong ginawang video dito sa YouTube kung paano ka, kailan ka dapat mag full-time. Hanapin nyo na lang dito sa aking YouTube channel kailan yung tamang time para ka mag full-time sa negosyo mo. Pero pag nagsisimula ka pa lang, hindi ko recommend yan. Hindi ko suggest na mag full-time ka kaagad kasi nga pwede, lalo na kung may partner ka kasi matatakot talaga yan. No, matatakot yan kasi mawawalan kayo ng consistent cash flow. So
yun lang naman ang pinangangamba nila. Kaya Key, magbigay ka ng deadline, at least 2 years. Sabihin mo sa kanya, bigyan mo lang ako at least 2 years para matupad itong mga pangarap na ito. So, double purpose yan. Number one is, malilesen na yung chance na hindi pa rin mawawala, pero malilesen na yung chance na ininegative ka pa niya. Kasi nag-usap na kayo 2 years. Dapat mag-agree siya 2 years. Double purpose kasi ikaw, pati ikaw, mapupush ka na dapat 2 years may mapatunayan ka. Ito, tinatawag dito. Ito, ano to? Sales! No? Dapat 2 years may mapatunayan ka talaga. Dapat 2 years magkaroon ng progress. Dapat 2 years masabi talaga ng partner mo na buti na lang ginawa mo yan. Okay, so yun ang pinaka-importante dyan. So magbigay ka ng deadline para sa sarili mo. Ay, hindi ko na recommend na 1 year ha. 2 years, at least 2 years. 2 years yung ibigay mo na ano, na deadline. So number 2 na kailangan mong gawin is patunayan mo. Okay, patunayan mo na tama yung desisyon ng partner mo, na payagan ka dyan sa negosyo na yan. Okay, kasi palagi mo itong tatandaan, PLAK, okay, PLAK, plaque. Ibig sabihin yan, pera lang ang katapat. No, yung papatunayan mo dun sa kapartner mo na tama yung naging desisyon niya na payagan ka sa negosyo mo or suportahan ka sa negosyo mo sa pamamagitan ng resulta, hindi salita, resulta. Okay, dapat may mapapakita kang resulta. And this doesn't mean na sobrang laking resulta dapat, no? Sobrang laki kaagad, dapat the next year may bahay na kaagad kayo. Hindi, hindi. Pwede mangyari yun, pero hindi ganon. Dapat may progress, which brings us to number 3. Number 3 na kailangan mong gawin is celebrate. Okay, mag-celebrate kayo ng mga, no matter how small or how big your win is dyan sa negosyo na ginagawa mo. Okay, mag-celebrate kayo, kasama mo yung partner mo, isama mo siya dun sa journey nyo. Sa journey mo, kahit na ikaw lang mag-isa yung gumagawa ng negosyo, sa nakatingin lang at the sidelines, pinagmamasdan ka lang kung anong nangyayari, isama mo siya dun sa journey mo. So, isa sa mga tinuturo ko sa mga students ko sa Team Genuine Academy is kapag meron, kasi meron kaming regular training every Saturday. So, as of the making of this video, every Saturday yung training namin. Sabi ko, pag nakikinig ka ng training, lakasan mo yung volume, no, para marinig nung kapartner mo o kung sino mang negative sa bahay nyo. Lakasan mo! Lakasan mo yung volume nung training. No, pakinggan mo. So, parinig mo sa kanila. So, isama, yun yung isa sa part na itinuturo ko. Isama mo sila sa journey mo. No, kahit na hindi sila supported sa'yo or hindi talaga sila complete, kumbaga parang kapag nag-usap na kayo tapos hindi ka naman sinuportahan, hindi ka rin pinipigilan. So parang neutral lang siya, tinitingnan lang niya kung anong mangyayari. Mag-celebrate ka ng wins every time may benta ka, 'di ba? Ang gawin mo, pwede kang mag-spare ng ano, ng income mo na diyan, kumuha ka, i-date niyo yung dalawa kahit sa simpleng lugar lang. 'Di ba? Celebrate, anong meron? Kapag ka tinanong niya, anong meron ba tayo nagde-date, kasi kumita ako sa business ko. So nakikita niya unti-unti na nagpo-progress ka, kasi yun ang pinaka-importante. Kasi doon sa usapan kanina, doon sa number 1, 'di ba? Sabi, bigyan mo ng 2 years, bigyan ka ng 2 years. Ngayon, ang problem kasi dito na na-realize ko, kapag ka ganun kasi, ang ini-expect ka agad ng partner mo, sobrang laking result agad. Sarap mo suntukin eh. Yun ang ini-expect ka agad ng partner mo. Sobrang laking result agad na most of the time, no, hindi naman sa naging negative ako. Most of the time, hindi mo agad mahihit. So, ang nangyayari, ang tatanong niya sa'yo, asa na? Ano na nangyari? Ang ibig niya sabihin doon, asa na yung sinasabi mong pangarap na bahay, sasakyan, di ba? Ang in-expect ka agad nila, sobrang laki. So, sa pamamagitan nitong number 3 na sinasabi ko, is celebrate mo yung win, isama mo siya doon sa journey, is nakikita niya may progress kahit maliit. No, kahit maliit. And make sure na as time goes by, napapalaki mo siya na napapalaki. Kaya, naniniwala naman ako, I will assume na ikaw na nanonood nitong video, seryoso ka talaga. No, katulad kita na walang ibang option sa'yo kundi success. So, ina-assume ko na lang na ganun. So, ipapatunayan mo talaga doon sa partner mo na nagkakaroon ng progress. Isama mo siya sa date, manood kayo ng sine, or anything na alam mo mag-i-enjoy siya. Mas maganda kung alam mo yung mag-i-enjoy siya or alam mo yung love language niya. So, ibigay mo sa kanya kung anong gusto niya. So, for example, most of the time, ang date namin ni Grace is nanonood kami ng movie. Diba? Whether dito sa bahay or sa sine, kasi may sine na as of the making of this video, October 2022, na pwede na ulit manood ng sine. So, yan yung date namin, or pupunta kami sa isang magandang lugar. Diba? So, yung mga ganun, at hindi naman kailangan na maging mamahalin, or hindi naman kailangan na mamahalin yung paggagastusan mo, kahit simpleng date lang. Kumbaga, para lang makita ng, kailangan ipakita mo sa partner mo at ipaliwanag mo sa kanya na kaya natin itong ginagawa, kasi kumita ako sa negosyo ko or nagkakaroon ng progress yung negosyo ko. Okay, napaka-importante nito na makita niya na nagpo-progress ka. Hindi kailangan na sobrang laki ka agad. Huwag mong hintayin na malaki ka agad yung result mo bago ka mag-celebrate. Sablay yun. Okay, kapag ka ginawa mo yung ganun, mas lalo ka lang ipe-pressure niyang partner mo. So, yun lang ang tip ko sa inyo. I hope na marami kayo natutunan dito sa video na ito. And feel free to like, comment ka dyan sa ilalim. Question of the day?
comment mo sa ilalim, ano yung pinakatumatak na lesson sa isip mo dito sa mga pinagtuturo ko sa'yo. Comment mo dyan sa ilalim, click mo yung like, and i-share mo to sa mga kakilala mo or friends mo sa negosyo na hindi sinusuportahan ng partner nila. So with that being said, it's Carl Serrano, live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!